the PSD. Kanina doon. Mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Sa Pilipinas Update. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Ano man ang issue, sino man ang sangko, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Hoy, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon. It's a Monday, November, January 4, 2021.
Talagang bagong taon, bagong simula ho ng ating pong programa sa taong pong 2021. Kumusta na po? Balik sa realidad, back to reality po ang ating mga kababayan ngayon. Dahil matapos po ang halos tatlong buwan po, yung ilan po, yung mga estudyante. Abay, nakapagbakasyon, tatlong linggo po nakapagbakasyon. Ano ba ako ngayon na? Para akong hindi sanay yan. Parang naano tayo, naninibago. Well, anyway, dahil nga ho sa nakapagpahinga na ho ang ilan po natin mga kababayan, I'm sure ang ilan ho sa inyo ay nasa inyo po mga workplaces na ngayon. Siguro naramdaman ho ninyo ang balik sa totoong buhay, which is expected, yung mga heavy traffic na inyo pong na-experience sa pagpasok ho ninyo sa inyo pong mga trabaho kanina hong umaga. And I'm sure kayo po ngayon po ay nanananghalian na. Kumusta na? Ha? Sana po isamahan niyo po ako sa isang oras po na talakayan dito po sa Walang Sinasanto sa ating pong Radyo Pilipinas, ang inyo pong hashtag COVID-19 Radio at inyo pong hashtag Laging Handa PH. O ano ba ang malaking balita na pinag-uusapan po ngayon ng ating pong mga nasa gobyerno at syempre yung mga nasa nanunungkulan po sa atin sa pamalaan? Well, kanina, kung inyo pong natunghayan, ang ating pong Secretary Roque ay patungo po ng Davao City para po sa isang pagpupulong muli ng Interagency Task Force. Kasama po dyan ang ating pong Pangulong Duterte. At ito po ay pag-uusapan patungkol po sa siguro yung bakuna. Yan po ay mahalaga pong balita at yung mga karagdagan pa mga bansa na meron pong mga natuklasan pong bagong strain, new variant ng COVID-19. And I'm sure yan po ay tinututukan na ngayon po ng ating pong pamalaan para hindi po makapasok yan pong sakit na yan. So far, ito po yung mga bansa na nagpatupad na po ng kanila pong restriction. Travel restriction. Siguro ang una ay itong latest, ang Amerika po ay isinama na rin po ng ating pong pamalaan sa mga bansang subject for travel restriction effective po kahapon. At yan po ay magtatapos po hanggang January 15, 2020 para at least mapigilan po ang pagpasok po ng nitong new variant ng SARS-CoV-2 or COVID-19 na natagpuan una ho sa United Kingdom. Ito naman po yung mga bansa na meron po tayong travel restriction. 21 na po ito. Una nga ho yung UK, sumunod po yung Denmark, ang Ireland, Japan, Australia, nandyan rin po ang Australia, nandyan ang Israel, the Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, at ito pong ika-21 ang US of A, effective po yan kahapon. So ano ba ho ang mga guidelines po dyan? Siyempre, yung pong mga Filipino citizens coming from America at yung who have been to the US within 14 days immediately preceding arrival in the Philippines, including those arriving doon po sa sinasabing effectivity nito, January 3, shall not be prohibited from entering the country. But shall be required to undergo an absolute facility-based 14-day quarantine kahit na negative or positive po ang inyo pong RT-PCR result. Kailangan po kayo sumailalim po dyan para masiguro na kung kayo po ay may dala ho nito pong new variant ng COVID-19 ay talaga hong mapipigilan po ang pagkalat po niyan. Sa mga foreign passengers naman, ito, who left the airport or were cleared for entry into the covered country by its immigration authority shall be prohibited from entering the Philippines. Ganun pa rin po. Bawal ho kayong pumasok po sa aming pong bayan. Yun naman po, transiting Filipino citizens who left the airport or were cleared for entry into the covered country by its immigration of authority shall not be prohibited from entering the Philippines. Siyempre, kailangan pa rin pong dumaan sa 14-day quarantine kahit na ano pong resulta po ng inyong RT-PCR results. So, yun po ang ilan po sa mga pangunahing pong mga paalala ng ating pong pamalaan at kailangan ho tayong maaga po dito para hindi ho maulit yung po nangyaring pong pagpasok ko dito ng COVID-19. At least,
mapipigilan kaagad. Tulad nga ngayon, effective nga po ngayon dahil nga isa po ang Malaysia sa binabanggit po na meron pong positive cases po ng new variant ng COVID-19. Kaya ngayon po ang ating pong border dyan po sa Sulu at Tawi-Tawi eh magpit na po. Wala na ho makakapasok po dyan mula po dyan sa Sabah, Malaysia. So maaga rin po yung governor po dyan, si Governor Abdur Sakurtan. At least sa maaga po, eh, napipigilan na po niyang pagpasok para at least hindi ho masisisi ang kanya pong LGU na kung maaari mang may pumasok po dyan, makakumalat po yan sa parte ho ng Mindanao. Nako, at least nandyan po ang katuwang po niyang AFP para bantayan po ang naturang pong border. Anyway, ano pa ho mga malaking balita ang ating pong natunghayan? Siguro ang mga usapin pa rin po sa bakuna, no? Yung mga LGUs po dito sa Metro Manila ay kanya-kanya na rin pong pagbibigay po ng kanila pong anunsyo at kung magkano po ang kanila pong inilaan pong budget para po sa bakuna na kanila pong dadalhin. Nauna na ho dyan ang lungsod ng Maynila. Ang lungsod ng Maynila, excuse me, ay nag-anunsyo na ho January 1 pa, no? January 1 pa ho, eh, nanunsyo na po ng local government po ng Maynila na sila po ay magbibigay ng libreng bakuna. Oh, yan ang maganda, no? Pero yun mo, libreng bakuna talaga ho. Ang una hong inanunsyo ni Mayor Isko Moreno. Ito, tunghayan po ninyo, ito pong kanya pong anunsyo na effective sa mga Manileño. Ito sabi nga ho ng ating pong buting alkalde ho dyan na pwede na ho mag-reserve ng inyong pong slots and pre-register now. Pwede ho kayong tumungo ho dyan po sa website na kanila pong ibinahagi ni Manila Mayor Isko Moreno, ang www.manilacovid19vaccine.com. One word lang po yung Manila COVID-19 vaccine tapos .com. Kung kayo po yung Manileño, at kung gusto ho ninyong mabigyan po ng bakuna, libre. Libreng bakuna po yan. Abay, kayo po ay tumungo lamang po sa website na yan para kayo po ay mabigyan kung sakaling mang dumating na po yan. Sabi kasi ni Mayor Isko sa kanya pong New Year's message, aga ni Mayor Isko, no? Siya palang una ho dito. Sabi nga ho niya, if I may quote, handa ang deployment ng vaccination process ng ating lungsod sa tulong ng Manila Health Department sa sandaling dumating pong bakuna. Sapagkat isang buwan na ang nakaraan, kami po ay nagpulong upang maihanda ito sa sandaling dumating ang nasabing bakuna upang masunod ang mga medical protocols sa pagpapatupad po nitong kanya pong vaccine program. Uunahin po natin ang mga medical frontliners at senior citizen. Yan po ang tinig po ang sabi ho ni Mayor Isko Moreno. Kanya pong siya pong una. Kaya sabi niya, official na rin po nating inilunsad ito pong website. Kung kayo po'y Manileño, abay dumako, bisitahin po ninyo ang website at outright kayo po ay magpa-pre-register na. Paliwanag po ng alkalde, mga taga Maynila lamang daw ho ang hindi hindi kabilang sa sektor ng senior citizen at medical frontliners ay hinikayat na magparehistro. Kung tama nga naman, kung kayo po hindi yung frontliners at mga senior citizen, dahil yun po kasi yung uunahin, so kayo po ang dapat hong magpa-pre-register. At sinisiguro po ni Mayor Isko na ang bakuna na kanila pong gagamitin ay ito po yung sertifikado ng Food and Drug Administration. Yan po ang gagamitin po ng kanya pong pamalaan. At meron na po siyang budget na inilaan po dyan. Siguro hindi lang ho nabanggit kung magkano pong budget. Ayun, 250 million pesos po ang inilan po ng lungsod po ng Maynila. So maagap, mabilis. Mabilis tong si Mayor Isko. Sa sumunod naman, itong lungsod naman ng Makati. Ang Makati po ay meron rin pong anunsyo. Ang anunsyo po ng Makati, kailan ba Makati? Oh, nawala yung listahan ko dito. Ito pala. Ang lungsod na Makati, sumunod po. Kaninang umaga, inanunsyo po ito ng lungsod ng Makati. Ang sabi ho ni Mayor Abby Binay ay mabibigyan po ng libre rin. Ito, free COVID vaccine.
ha, ang mga taga Makati. Ang sabi ho, ito, baba ko. Free COVID-19 vaccine for all Makatizens. Ha? Naglaan po siya. Malaking budget ni Mayor Binay. Ha? 1 billion pesos para sa procurement nito. At ang sabi nga ho niya, the city is setting up an online registration system. Ganun din pala, no? To ensure safe and convenient access of free vaccine against COVID-19 sa mga Makatizens. Yung pong sabi ho ni Mayor Binay. Ayos, no? So, halos kapareho po sila ni Mayor Isko. Ano pa ba mga lungsod? Ito, ang lungsod ng Pasig kanina. Natunghayan po ninyo siguro, no? Sa laging handa briefing kanina with USEC... sino ito? Rocky Ignacio. At the same time, si Aljo kanina, no? Siya po yung umupo po dyan, si USEC Ignacio. Sabi nga ho, Pasig City po ay nag-alat rin po ng 300 million pesos. Malaki-laki, ah. Manila nga, 250 million lang. 300 million po ang Pasig, sabi ni Mayor Vico Soto. Ang prioritize nila ay mga health workers at senior citizen. Pero, syempre, doon po sa ilang po mga Pasigenyos, eh, libre po yan para sa inyo. So, kompleto na. So, mamaya, meron po tayong inimbitahan. Ano pang lungsod? Dahil hindi pa ho nabanggit ang ilang po mga lungsod sa Metro Manila, tulad po ng Navotas. Kaya siguro, kung ready na po si Mayor Toby Tiangco, sige, simulan natin, Ivy, kung nandyan na si Mayor Toby, no? Ano ba siya? Live ba siya? Live ba sa atin? O magpo-phone patch lang si Mayor, ano? Mayor Toby. Oh, wala pa siya. 120 pa pala siya. Sige, antayin natin si Mayor Toby Tiangco ng Navotas. Tanungin natin kung magkanong inilaan po niyang budget para po sa kanya pong lungsod. At paano ho mapapakinabangan po to ng atin po mga taga Navotas ang free vaccine po sa kanya pong lungsod. Di ba nabanggit ko na rin po dito noong pong last year, 2020, ang sabi nga ho ng grupo ho na mga nasa League of Cities of the Philippines, so LCP, I'm sure baka hindi kasama dito yung mga Metro Manila mayors, no? May sarili silang grupo. Ito yung MMC, Metro Manila Council. Sa LCP naman, ito po yung sa mga lungsod sa mga lalawigan, eh meron na rin po silang inilaan. And I'm sure aprobado na rin po yan ng DILG. Dahil nga, basta't ang ano yun, ang sabi nga ho sa atin ni Secretary Anyo ay tripartite. Ibig sabihin, hindi pwedeng dumirekta ang LGU, yung local chief executive, sa mismong source, ang pharma companies. Dapat po, tawag nito, tatlong grupo ho yan. Dahil ang government to government po, government to pharmaceutical, national government, if I'm correct, ha? National government, doon po kausap ang pharma companies. Ha? Kailangan talagang dumaan po sa national government. So, dahil nga po ay tripartite, isasama na ho nilang LGU. Dahil nga ho ang mga LGUs ngayon ay nag-alat na rin po sa kanilang budget, pero kailangan magpaalam muna sila kay Secretary Galvez through the national government or through the national task force para sila po ay mabigyan ng go signal na makipag-procure ng vaccine doon po sa pharma company. So, at least, ipaalam lamang po, pinapaalam lamang po yan sa national government. So, ganun po ang magiging procedure. Yan po yung nilinaw po sa atin ni Secretary Ed Anyo ng DILG doon po sa atin pong last episode po ng atin pong Barangay 4 ng DILG. Dito po yan sa Radyo Pilipinas. Okay, nasa, ito na. Nandito na po si Mayor Toby Tiangco ng lungsod ng Navotas. Kaya kausapin na po natin sa puntong ito para makarami ho tayo. Mayor, ito, Mayor Toby, magandang hapon po, sir. Yes, Alex, magandang hapon. Mayor, pakiurong po, mawawala ho kayo sa ano, kabila. Okay. Yon, okay. Kumusta po, Mayor? Okay naman, Alex. Long hair ka na ngayon. Ayusin ko lang ito, ha? Opo. Wala, hindi ako lumalabas ng bahay, di ba? Ang so... ganda naman, ha? Bakit?
high risk ako, 'di ba? High risk dahil asthmatic ako. Tama, oo. So never ka, hindi ka na pwedeng magpadala rin diyan ng mga manggugupit. Natatakot. Saka na, pag pwede na lumabas. Yes. At kapag meron ng bakuna. And speaking of bakuna, Mayor, kaya kita pinatawag po dahil gusto ko rin malaman dahil nauna na ang Manila, nauna na ang Makati, nauna na ang Pasig, nag-anunsyo na sila. Kayo po sa local government ng Navotas, magkano pong inilano ninyo at paano pong sistema ho dyan po, Mayor? Okay, ang nilaan po namin is 20 billion for the 2021 budget, no? Ibig sabihin, nung nag-propose pa lang kami ng budget expenditures sa council as early as October, sinama na yan sa budget. Kasama siya sa approved budget, no? So, ang gagawin namin dito is, depende kung ano yung ibibigay ng national government, magdadagdag po kami kung kinakailangan. Yun. You made mention, 20 million po ba? Tama po ba, sir? Yes, 20 million. 20 Uh-oh. Million. Kasi ang usapan dyan, di ba, ang primary na bibili is yung national government. Okay. Kaya lang naman kami naglagay ng assistance dyan is syempre, baka naman kukulangin, so magdadagdag po kami. Mm-hmm. Eh, bakit? Ito ha, hindi ko naman minamaliit po inyo pong lungsod, sir ha. Ang Makati, Manila, ang ati nga eh, 1 billion. Eh, bakit napakaliit po sa inyo po, Mayor? Hindi, kung compare naman natin yung budget nun, hindi ko alam kung magkano ba budget ng Makati ngayon. Sa amin, ang budget lang namin is 1.4 billion yata this 2021, no? Okay. So, because pwede naman magdagdag eh. Mm-hmm. Pwede naman kami mag supplemental budget. So initial amount lang 'yan, no? Okay. Baka naman pag sobrang laki binigay namin, bawasan naman ng national government yung ibibigay sa amin, 'di ba? Uh-huh. So tignan muna natin kung magkano ibibigay ng national government. Pag sobrang laki baka sabihin, naglagay na pa kayo ng pondo dito, di konti na lang ilalagay ng national government sa inyo, no? But sa akin kasi the most important issue is ano ba 'yung vaccine na bibili ng national government? Yun. Kasi ang ginawa namin dyan, because nga, alam nyo, pero ng taong bayan itong gagastusin natin. Number two, dapat siguraduhin natin na maayos, no? Yes. Ayoko kasi mapunta sa sitwasyon na bibili tayo ng vaccine, tapos ayaw ng tao magpa-vaccine. Sayang kasi ano gagawin namin sa vaccine? Kunyari, bumili kami, tapos ayaw ng tao. Hindi naman pagkain to na pwedeng pakain sa tao, di ba? Hindi naman po pwedeng mandatory ang vaccination. So ano pong ginawa namin? Noong December 29 up to last night, January 3, nagawa ako ng informal survey sa Facebook lang naman. Uh-huh. So, nag-request kami sa mga Navoteño, nasagutin nila yung mga tanong. Okay. Uh-huh. Number one question, kung may libreng vaccine, magpapavaccine ba kayo? So, uh-huh. ang pipiliin mo sagot is yes, oo, hindi, or depende sa brand. Okay. Ah, meron ganun, okay. Ha? Okay. Kasi syempre, kailangan natin malaman kung ano yung iniisip yung ng mga mamayan. Yung eh. Preference sa tao. Yes, because paano, Alex, kung bumili kami ng vaccine na nahandyan tapos ayaw nila? Oo. Oh. Eh, libre ho yun eh. Eh, bakit pa sila pipili, Mayor? Eh, kahit na ba eh. Syempre, buhay nila yun eh. Syempre, sila may karapatang pumili dun, di ba? Oo nga naman. Di ba? So, pag no ang sagot mo, tinatanong namin bakit. Okay. So para itatali namin kung ano ba talaga yung pinapangambahan ng mga mamamayan. Mm-hmm. And number three, kung ang sinagot nyo ay depende, binibigay namin yung choices ng vaccine. Mm-hmm. Okay, tapos pipili kayo. Yeah. So kasi yung vaccine is only effective kung pinaturok ng tao. Mm-hmm. Kung binili namin yan, nasa warehouse lang, hindi naman siya magiging effective. Oh. So dapat komportable yung tao. Mm-hmm. So yun, and I will share this information para sana yun yung bilin ng national government for the residents of Navotas. Tama. At yun din ang gagastusin namin, yun din ang gagastusan namin ng pera. Ayun. Pero Mayor, kayo po ba sa Metro Manila Council ay nag-usap-usap na ho? Unison ho ba at unanimous po ba ang inyo pong pipiliin pong bakuna? Meron na ho bang napag-usapan na ganun? Okay, in the last meeting in December, ang usapan lang is ganito. Mm-hmm. Number one, yung IATF through Secretary Galvez
ang mangunguna doon sa pagbili ng vaccine. Okay. Number two, yung mga local governments na may budget ay makikiride on doon sa negotiation ng national government. Mm-hmm. At that time, sinasabi pa lang sa amin kung ano yung mga possible na bibilin. Pero wala pang final. Okay. So siguro sa susunod na meeting namin, magkakaroon na yan ng final. Okay. Oho. Eh dahil kasi ho, yung ibang mga lungsod, eh parang meron rin silang preference na rin. Dahil baka gusto nila Pfizer. Eh paano ho yun? Dahil ang sabi kasi sa akin ni Secretary Anyo, parang tatlo ho kayo dahil hindi ho kayo pwedeng dumiretso sa pharma company. Tama po yung mayor, no? Kailangan dumaan sa... Parang ganun nga yung sinasabi. Yes. Parang ganun yung sinasabi. Mm-hmm. So mangyayari ho niyan, kayo po ay parang nag-iingat lamang kaya mababalo na ho yung budget ninyo dahil nga maaring yung kukunin ng national government, eh makikinabang po yung ilang po mga taga na botas, parang ganon. Yes, yes, oo. Tsaka alam mo kasi dito sa Alex, di ba, mahalaga kasi dito is yung may kumpiyansa yung tao eh. Mm-hmm. So early on, I was already suggesting na dapat habang iniintay kung ano yung vaccine na bibilin, dapat magkaroon ng information campaign on the safety of a vaccine. Okay. Diba? Para magkatiwala yung tao doon sa vaccine. Kasi secondary yung ano eh, anong brand eh. Dapat muna magkatiwala siya. Eh, kung ang sagot niya totally no, kahit anong vaccine, wala na tayong magagawa doon, diba? Uh-huh. Kasi instead na nagtatalo-talo-talo tayo ngayon, sana napapaliwanag kung ano ba at bakit kailangan yung vaccine. How safe is the vaccine? Uh-huh. Tapos doon na tayo mapupunta sa brand ng vaccine. Oho. So far sa inyo pong survey, majority gusto magpabakuna, tama po ba? Teka, kunin ko. Para accurate. Oho. Para malaman. Okay. 18.18% ang sabi, yes. So okay. Ibig sabihin, yes yan kahit anong brand. Okay. 17.9%, almost the same, ha? Wow. Ang nagsasabi no. Na no. Oh, ako. Paano ho yun? Tapos... tinitingnan pa namin kasi today ko lang pina-extract eh. So, hinihiwalay-hiwalay pa kung ano yung reason kung bakit ayaw. And then we explain based on the reason, di ba? And then, yung 64.1% is depende sa brand ng vaccine. Wow, ang laki. So, kaya nga critical to eh. Uh-huh. Kasi kung walang basis na ganito, paano? Hindi naman po pwedeng tirambulag to na bahala na kung ano yung kukunin, kung ano. Eh, binili mo yung ayaw ng tao, ano gagawin mo doon sa vaccine? Tama, kung ayaw naman nila. Ang laki ng mm-hmm. ng ano ha, brand conscious pala ho mga nabot na taga Navotas sir ha. Hindi, sana nga, alam mo this is only what we can do, no? Sana kung yung national government gumawa sila ng kung may data sila, sana malaman din natin, 'di ba? Para guided din tayo. Oh. Oo nga no, tama may punto ka diyan Mayor dahil nga kung ganun ang survey na lumabas sa inyo dyan, in your own city, kung sa malakihan po in a whole country sa bansa natin, kung ayaw naman pala nila yung brand na kukunin ng national government, naku po, masasayang lang, di ba? Tama, kaya in our own small way, ito yung contribution namin sa national government. Kasi tama. Ang sinasabi ko lang is, hindi ko alam kung anong basis ng national government to decide which brand to choose. Uh-huh. Tama. Tama nga naman. Eh, paano kung nagkataon, Alex, na ibinili ng national government, ayaw ng tao? Huwag naman sana, no? What if that happens? Oo nga. Ano gagawin natin? Hindi naman pwede ibalik yan doon sa drug company. Sabihin, ayaw pala ng mga tao, papalit na kami ng brand, di ba? At inabili na kasi yun, di ba? Yes. Yeah, so, parang, sana ma-explain kung bakit ito ang bibilin na brand. At kung ayaw man nila yung ano, baka siguro may iba ring gusto ang taong bayan, kung ayaw naman nila yung binili ng national government, they can get a vaccine naman siguro sa private companies. May mga ganun po bang usapan? Wala pa sa ngayon, wala pa eh. Kasi ang sa tingin ko mangyayari dyan, ang uunahin talaga is yung national government eh, bago makakuha yung mga private companies eh. Di ba? Because the national government will do everything it can to procure, di ba?
So ibig sabihin sa tingin ko no, ang impression ko diyan is magiging second priority lang yung mga private companies. Sa tingin ko ang magiging first priority diyan is the national government because of the national vaccination program. Tama. Nako. Sige, kung 20. Saka, syempre, alam naman natin pag pribado pinagbentahan ng drug company, it will be for sale most probably. Tama. Unless private companies 'yan na ibibigay ng libre, 'di ba? Pero pag national government, libre 'yan. So mas maraming tao syempre ang mabibigyan pag libre. Yun lang nga, sana naman kung ganito yung resulta, I would be interested to find out kung ano kaya yung sentimento on a national basis, di ba? At sa akin rin, yun nga, yung una ko nabanggit nga sa inyo, Mayor, bakit ka pa rin maghahanap kung libre naman to, di ba? Pero meron kasing tao, may kababayan tayo na kahit na libre yan, kung ayaw ko yung, hindi ako sure sa bakuna niyan, medyo, ano siya, may resistance, di ba? Totoo yun eh, kasi di ba libre nga, eh kung takot ka naman na baka may mangyari sa'yo, bakit ka naman pipili ng libre, di ba? Iba pipili na lang sila na magbabayad sila, basta yung, kasi hindi mo naman pwede tanggalin yung vaccine pag naturok na sa iyo yan, di ba? So isipin mo, gabi-gabi matutulog ka na, dati ang worry mo dati, natutulog ka na baka mahawaan ka ng COVID. Ngayon, ang worry mo, baka may side effect yung vaccine. So lahat na lang na maramdaman mo sa katawan, sumakit yung ulo mo, sumakit yung ganito, iisipin mo, side effect ng vaccine, eh baka doon ka magkasakit sa kakaalala, hindi doon sa vaccine, di ba? Tama, may punto ka doon, Mayor, no? I'm sure sana yung findings ninyo at yung resulta na inyo pong ginawang survey will be helpful para sa ating pong national government. Do you have may plano ba kayo sumiti ho yan, Mayor? Yes. Isi-send ko ngayon kay Nano. Pwede send ko rin sa'yo. Yes. Oho, mabuti at nabanggit to ninyo sa amin po dito para at least alam mo ni Secretary Galvez kung ano pong talagang importanteng kunin pong brand. Bakuna. By the way, after ho ng holidays, Mayor, kumusta po ang Navotas? Tumaas o bumaba pong bilang po ng COVID dyan? Too early to tell. Kasi first day of office lang. Ang ginawa po natin ngayon is doon sa lahat ng government employees, mandatory po ang swab testing. So ngayon, nagsimula na kami ng swab testing for all government employees. Ito po yung ginagawa namin para sigurado na yun ang bibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan ay COVID-free sila. Libre po yun, sir, no? Yes, libre. And hindi lang sa government employees, any resident of Navotas or any employee, yeah, kahit na Navoteño, basta working in companies in Navotas, libre po ito. And we encourage na magpa-swab test po kayo. Okay, well said. At meron pa bang ibang anunsyo po, Mayor? Baka pwede ho ninyong parating dito. Ano pang ibang announcement po? Yun lang po. So sa ating mga kababayan, syempre, sa panahon ngayon, pinakamahalaga is yung malaman natin, lalo na kung tumanggap kayo ng bisita na hindi tiga bahay ninyo, because we had one case last 4 days yata, anim yung nagpositibo, isang bahay lang. Ang nangyari, nung Pasko, binisita sila ng kamag-anak nila na hindi tiga ron, yung pala may COVID, no? So, kung meron kayong tinanggap na bisita na hindi tiga ron sa bahay ninyo, wala naman mawawala kung magpapa-swab test po kayo. And totally libre po yan. Okay. Sige po. Mayor, thank you so much for your time, ha. Ingat po kayo. Yes, thank you, Alex. Thank you. Paano na magpa-trim lang, sir, para... Okay. Itimputin buhok po. Pangit, eh. Kaya lang, mas mabuti na yung safe. Okay. Better safe than sorry. Thank you so much, Mayor. Ingat po. Okay. Bye. Thank you po. Si Mayor Toby Tiangco po yan, natin po nakausap dito po sa Radyo Pilipinas. Okay. Sa ating pong pagbabalik, kunin na ho natin ang mga reports na ating pong mga kasamahan sa probinsya. At later on, ating pong tunghayan, ano ba ho tong update dito po sa matinding krimen na nangyari dyan po sa lungsod ng Makati. Isa po siyang flight attendant po ng Philippine Airlines. Mamaya, babanggitin ko po ang detalyo nito. Siya po'y natagpuan pong wala ng buhay dyan po sa isa pong, hotel sa lungsod ng Makati. Ano kaya to? May foul play ba? Ano bang resulta ng investigasyon po ng Makati City PMP sa ating pong pagbabalik? Oras natin, 1:30 na po ng hapon.
This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Ito ang taon ng bagong umpisa. Maliwanag at puno ng pag-asa. Isang cheers na matagal ang di nakita. Isang cheers para sa magkakasama. Isang cheers para sa Paskong hindi nakala. Isang cheers, cheers sa taon ng bagong simula. Itaas ang iyong San Miguel Beer ngayong bagong taon. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalaw, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyo pong Walang Sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas. Kuha muna tayo ng mga reports po ha. Mula ho sa mga lalawigan, matagal na rin po natin hindi ho natutunghayan ang kanila po mga reports. Simulan po natin sa parte ho sa Luzon. Mga dating NPA rebels, kinumbinsi ang kanilang mga dating kasamahan na nasa kabundukan. Ha? Gamit po ang public address. Ito na ho yun, no? Yung sakay ho sila ng chopper at... hinihimok ko nila mga kasamahan nila na sumuko na kayo! Parang ganun. Ito kunin natin ang detalye mula kay Dina Villacampa. Dina, go ahead. Radyo Pilipinas. Literal na kinuusap ng mga sumukong dating rebelde ang kanilang mga kasamahan sa kabundukang bahagi ng Sierra Madre upang gayahin ang kanilang ginawa at danasin ang kaunlaran na kanilang tinatamasa ngayon matapos silang magbalik loob sa gobyerno. Batay sa impormasyong ibinahagi ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, hawak ng 3 dating rebelde ng kasapi ng katutubong grupo ang megaphone sakay ng isang helicopter at nanawagan sa kanilang mga dating kasamahan upang ihayag ang maganda nilang kalagayan ngayon. Ang tatlong sumukong katutubong akta ay sina alias Janmar, Bombo at Alan. Inisitiba ito ng Salakmit Battalion ng Philippine Army kasama ang Tactical Operations Group ng Philippine Air Force at lumipad sa isang bahagi ng Sierra Madre sa bahagi ng San Mariano, isang rebel-infested town ng Isabela. Nananawagan din ang tatlo na itigil na ng kanilang mga kasamahan ang kanilang pakikipaglaban sa gobyerno dahil wala umanong patutunguhan ito, lalo lamang magpapahirap sa kanilang mga kasamahan sa kabundukan. Ang panawagan ay ginawa sa pamamagitan ng paghulog ng mga sundalo ng mga polyetos upang iparting sa nalalabing rebelde ang nag-vision tayo na magandang kinabukasan para sa kanila at sa kanilang pamilya. Manipod dito ito ng Tobago City, Dina Tobago Villacampa, Radyo Pilipinas. Ayun, thank you so much Dina. Siguro tanong natin kay Dina, anong latest? Meron bang tumugon doon sa kanilang panawagan, no, na sumuko? At naririnig ba nila 'yon, yung megaphone? 'Di ba lakas ng tunog ng chopper? Baka hindi maintindihan ng mga kasamahan nila ano ba yung pinagsisigaw ng mga dati mga rebelde. Pero good effort no 'yon. Para at least ay mahimok ko nila ang kanila pong mga kasamahan na wala na, ha? End na ho natin yung arm struggle at sumuko na ho tayo sa ating pong pamalan. Yan din po yung hiling po ng DILG, no? Na napag-usapan din po namin yan ni Secretary Anyo. Anyway, dako naman po tayo sa partyo. O babaho tayo from Tugigaraw, dako tayo dito sa Pangasinan. Yung dahong Oplan Bagong Taon, may pit na pinatutupad dyan ho sa Alamino City laban sa, syempre, COVID-19 pa rin. Detalye mula kay Sara Kayabyab. Sara, go ahead.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inilunsad ng pamalang lungsod ng Alaminos dito sa lalawigan ng Pangasinan ang kanilang offline bagong taon laban sa COVID-19. Ipinag-utos ni City Mayor Art Brian Celeste ang maigpit na pag-iikot sa mga pangunahing tourist attractions sa lungsod. Layunin nito na mapaalalahanan ang mga residente at mga bisita na sumunod pa rin sa health at safety protocol sa lahat ng oras laban sa coronavirus disease. Bukod dito, nais rin ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang kalinisan sa mga pasyalan doon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Tuloy rin ang paalala ng pamalang lungsod kaugnay sa disiplina, lalo na sa pagtungo sa mga pampublikong lugar. Malalapudagupan City, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat kay Sara Kayabyab mula po yan sa Pangasinan. Okay, sunod naman natin. Mula ho sa parte ho ng Davao Occidental, ito, ang Health Department po ay nagsagawa na ho ng investigasyon at rapid assessment ukol sa diarrhea outbreak. Diyan po sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Detalye mula kay Marcel Dasalia. Marcel, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nakipag-ugnayan ng Regional Epidemiology Surveillance Unit o RESU Head Dr. Cleofe Tabada sa Municipal Health Officer ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, Dr. Amparo Lachica, para sa inisyal na investigasyon at rapid assessment sa lugar, health status ng apektadong pamilya at mga pangangailangang medikal nito matapos sinamalan ng diarrhea ang maraming residente sa Barangay Butuan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Base sa inisyal na investigasyon, 34 na pasyente ang na-admit sa Tomas Lachica District Hospital kung saan isa rito ang namatay habang mahigpit namang minomonitor ang iba pang 25 residente sa komunidad. Ayon kay Dr. Lachica, posibleng kontaminadong tubig ang dahilan ng impeksyon. Kaugnay nito, kinumpirma ni DOH 11 Regional Director Dr. Annabel Yumang ang diarrhea outbreak sa Barangay Butuan sa Jose Abad Santos. Samantala, siniguro naman ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce na kontrolado na nila ang sitwasyon at papasalamat ito sa DOH 11 at mga pribadong mamamayan na agad tumugon sa kanila pangailangang gamot para sa mga pasyente matapos itong manawagan ng tulong dahil sa kakulangan ng mga medisina sa kanilang lugar. Nanawagan naman ang DOH 11 sa publiko na maging maingat sa pag-inom ng tubig at siguraduhin na ligtas itong inumin at ugaliin magugas ng kamay upang maiwasan ang diarrhea. Gikan din sa Davao City, Marcel Mamandasalia, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat Marcel Dasalya, gikan diya sa Davao Region. Okay, nagantay po tayo sa ating pong mga kausap po ang Makati City PNP dahil ito po yung nangyari pong balita, kagimbal-gimbal po to. I'm sure mga kasamahan po nila po sa Philippine Airlines ay nagulat rin po ukol dito sa nangyari po sa biktimang si Christine Angelica Dasera. Bam, batang-bata, 23 years old. Ito po siya, oh. Kung makikita ho ninyong picture ho niya, siya po yan. Ha? Siya po ay in-flight attendant po ng Philippine Airlines. At siya po ay natagpuan pong wala ng buhay sa isa pong hotel dyan po sa Makati City, sa City Garden Grand Hotel. Ha? Biyernes, January 1. Ang ganda pa naman ng babaeng to. Ha? Kita nyo naman to. Pero ang sabi, hinala daw ng pamilya ng dalaga, may foul play na nangyari, ha? Sa pagkamatay ng biktima bunsod na manakita umunong pasa at sugat sa kanyang binti at hita. Ako, ano kayo nangyari? Eh siya po yan, oh. Kung nakikita niyo sa inyo pong mga larawan, sa inyo pong screen, siya po ay nakahiga daw ho sa bathtub ng inuupahang room 2209 ng hotel, ha? Yan po ay pauna pong imbestigasyon. Kaya inibitan natin, walang iba kundi si Colonel Harold Depositar ng Makati City PNP para hingan po natin ng update, no? Kung ano pa ho ang latest dito po sa nangyari po. Kausapin na po natin. Colonel, good afternoon sir. Si Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Hello sir. Good afternoon, Mr. Alex Santos. Good afternoon po sa inyo mga tagapakinig at mga tagapanood. Opo, Colonel, I'm sure dito malaking balita ho to na medyo ito pong si Christine Dasera. Ano pong latest ho dito? Talaga po bang may foul play po ba nangyari, sir?
Based din po sa autopsy natin na actually yung pong official report na autopsy, hindi pa natin po na kukuha. But based dun sa initial autopsy report po natin, kita po doon na may mga contusion siya sa both knees, sa mga tuhod. And then meron din po siyang abrasion sa inner thigh. So indications niya na may either nakaluhod siya or may humawak sa kanya. And then meron din nakita yung doctor natin ng laceration sa genitalia. Naku. And the presence of fluid, so it could be a semi. Can we outright say, Colonel, na siya po ay ginahasa po ba? Outrightly, hindi po na wala pong naka-witness nung outright, no? Kasi alam niyo po, during that time, they were having a party, no? And they were supposed to be enjoying their time together with her friends. Oho. Mga gay friends actually po yung kasama niya, and then may in-invite din sila na friend ng friend. So they were all about 12 of them doon sa room na 209, and may isa pang room yung isang 207, so where the other friends stayed. So in the wee hours of the morning, some of them, including Christine, was seen going back and forth. Minsan pupunta siya sa 07 and then pupunta siya ng 09. So magkatabi lang kasi yun. Oho. And nakikita sa CCTV yun. No? Then ang nakikita lang natin to, CCTV, and then ang report. Siyempre, of course, iba-iba yung accounts ng mga kasama niya na nasa custody natin. And actually, itong 11 na personality, 3 po yung under our custody. Uh-huh. And 8 po yung... at large, kinonsider natin silang suspect, so we will file a case of rape with homicide. Oho. Ano ho ang relasyon o koneksyon ni Christine doon po sa walong hindi po ninyo nahuhuli, sir? Kasamahan sa trabaho or friends lang? Yes, actually isa doon, isa kasamahan sa trabaho. Mm-hmm. As cabin crew, tapos meron pa din silang friend na common, and then I think friend niya din yung isang manager nung hotel. Oh. Isa yan po sa mga nasa under our custody. And yung friends na other friends, mukhang hindi niya lahat kaibigan yun. Anako. So, friend to friend na po. Oho. So, hawak na ho ninyo yung CCTV, sir, no? Binanggit ho ninyo. So, nakita ho ninyo labas-pasok ang mga tao, parang ganon? Meron po mga pagkakataon na lumalabas, hindi naman sila lahat, pero may nakastay lang. Pumapasok after mga ano yan, between, from 12 to 4 hanggang 6. Mm-hmm. Hanggang umaga po yun na meron kami. Oho. Yung pong nakakita, si Romel Galida, siya po yung naka-discover po sa body, no, na wala ng buhay. Ano pong involvement po niya, sir? Si Romel Galida is the friend, actual friend, kasama na cabin crew, okay, si Christina. So, siya yung kaibigan talaga. No? Mm-hmm. And according to him, siya ay natulog ng mga 2 o'clock. No? Mm-hmm. Kasi lasing na nga sila, lasing na siya. And si Christina parang still awake, no? Pero medyo lasing na din. Maranalimpungatan siya ng past 3. Kita niya pa na inalalaya ng isang kasamahan nila para magka-CR. Mm-hmm. Something like that. Natulog ulit siya. And accordingly, nung nagising na siya ng umaga, around 10, nakita niya na nandun siya ang bathtub. Si Christina nakahiga with her clothes on, tapos meron siyang nakasapin sa ulo. Parang dun siya nahiga. Something like that. No? Dun siya hiniga. Tapos, sa humihinga naman daw, pero parang parang groggy. Natulog daw siya. Oh. Parang ganon. Tapos pag gising niya ng another hour, 11:30, yun na nakita niya na medyo may team na siya. So, humingi sila ng tulong sa hotel management, where in turn, they tried to revive her. And of course, they failed, and they brought the body at Makati Med actually after. Oho. Naisagawa na po ba ang autopsy, sir? At meron po bang traces na maaring ginamitan po siya ng pinainom ng drugs? May mga ganun po ba, Colonel? Wala po yung mga result, although may mga examinations tayo na
underway po, no, like may toxicology tayo, team drug test, and then yung physical exam, kitang-kita naman po doon visible yung mga marks niya doon, no. And then may sperm ano din po tayo collection, I think that is being handled by the SOCO natin for further analysis and other. Yung sa room naman, makikita natin marami mga booze doon, no, yung mga drinks, mga bote ng alak na kinonsume nitong group ng mga guys and gays at saka ni Christine. Oho. Wala ho bang nakita na gumamit po sila ng ecstasy, mga ganun, Colonel? Wala po tayong, meron po tayong tinitignan sana na ganyan, pero as of now, wala tayong mission or wala po tayong nakita doon sa crime scene. Okay, doon po sa walo na hinahanap po natin, have we tried to look for them, sir? Anong sabi ho nila? Sila po ba ay willing to magpagkita ho sa inyo, sir? Di pa po sila nagre-respond sa mga ano natin, sa mga invitation natin. So we continue to coordinate with them. We have names and addresses and numbers. So far, ay nawala. Colonel, nawala ho inyong audio, sir? Nawala yung audio. Colonel, nawawala yung audio ninyo, sir. Oho. O, yun. Colonel, naririnig ba ho ninyo ako? Nawala yung audio ni sir, eh. Ayun, yun, yun. Naririnig ko pa kayo, sir. Okay. So, ngayon, yung walo na sinasabi ninyong hinahanap pa, consider sila po ay suspect po pa. Tama po ba, Colonel? That's correct. Opo, consider suspect po sila. Unang-una, they left her there. No? Dapat they have coordinated. Walang nagsabi. And then, ang naiwan actually, supposedly, itong dalawa, no? Witness dalawa na kaibigan niya. Oh, witness yung dalawa, no? Pwedeng... Yeah, one way or another, they have been a part of the, ano, of this incident. Oho. Pwede ba natin mabanggit kung sino ho yung walo, sir? Or wag muna? Ah, wag muna, sir. We have, ano naman, we have the list here. Pagka na-file up po natin, sir, then we would release it to your for your consumption. Oho. At most probably, ano mga kaso pong pwedeng kaharapin po nitong walo, sir? Well, ang immediate na prepare natin, of course, yung rape with homicide. Rape with homicide. Malabo po yung murder, sir, no? Dahil wala namang... Opo. Murder kasi we have elements to satisfy, no? And wala po. Absent po dito yan. Nako. Some other marks, you know, signs of injury sa head or somewhere else. Doon lang sa mga parts na yun. So, ibig sabihin, pinwersa po talaga, sir, no? Parang talagang rape na... pinagtulungan, parang ganon. Gang rape po ba tawag doon sa Colonel? Mahirap pong sabihin kasi yung ano eh, yung term na gang rape, no? Kasi unless we have accounts of gang rape, no? Kasi it could be a sexual contact which could be wild, you know? That's one thing. Pero again, ang speculation natin, because si Christine naman, sabi nga ng description ng mom niya, of course the family is really suffering right now, is mabait na bata. So she just probably, with a wrong company dun sa mga other friends probably. Kasi, you know. But the same thing, they're all part of this, you know, of the whole group, naging part to ng incident. So, you know, they have to answer for it one way or another. Oho. Doon po sa walo, ilan po yung talagang involved po doon sa rape, sir? Maring yung bang walo o less doon? I could not say categorically kung ilan po. Kung meron po man nangyayari dito na positively, or the facts just tells us that we have a 23-year-old lady who died and the cause of death is aneurysm actually, no? No. According to our medico to our doctor who autopsied her, ang cause of death is ruptured aortic aneurysm. So pumutok po yung veins sa brain. So yun po yung mga cause niya, mga stroke. Yun po usually taas ang blood pressure niya, hindi na kinaya ng pressure ng brain.
or under extreme pressure yung ano nila, yung katawan or yung heart, no? Undergoing extreme activity, something like that. So so that's all speculations, pero again, merong sexual contact, so we could sufficiently say that there is a rape that happened, pero as to how many, yan, pero yung marks lang would state that may force that's been used upon her. Oo. Kita nyo naman, Colonel, no, yung batang ito, napakaganda. Nako, sinayang ho. At sana po'y makuha ho ang justisya po dito, Colonel, no? And I'm sure tight ang inyo po mga ebidensya na pwede pong gamitin laban po dun sa mga salarin, sir. We are doing everything po in our capacity here at the station. Gusto po natin tulungan talaga yung families because they just lost a daughter. Oo. May manhunt, manhunt o invitation? She has a lot of opportunities. Well, manhunt po ba o may ano tayo? Meron na ho tayong mga parang to the best of our abilities. Colonel? Yes, sir. Manhunt po ba ang ginagawa or feelers muna? Pwede sila mag pumunta dyan sa inyo pong opisina? Ayun. Colonel? Sir. Oho. Nawawala po kayo. Yes, sir. Go ahead, sir. Manhunt po bang gagawin or pwede silang imbitahan para to clear their names? Ako, sir. Nawawala yung signal, no? Anyway, Colonel, thank you so much for your time, ha? Opo. Transmission. Napuputol po yung ating pong linya. Anyway, thank you so much po, Colonel Harold Depositar, ang Chief of Police po na Makati City PNP. Sir, maraming salamat, sir. Saludo po kami sa inyo, sir. Salamat po. Thank you for your time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Si Colonel... Sensya na, sir. Nawawala yung signal. I would have opo. Want to answer you more. Yes. Sorry po. Napuputulo tayo. Anyway, thank you so much po. Happy New Year po, Colonel Depositar. Ayun. So, magbe-break muna tayo. Harap po tayo naiiwan. Break muna tayo. Sandali. Alauna, 52 sa po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ito ang taon ng bagong umpisa. Maliwanag at puno ng pag-asa. Isang cheers na matagal ang di nakita. Isang cheers para sa magkakasama. Isang cheers para sa Paskong hindi nakala. Isang cheers, cheers sa taon ng bagong simula. Itaas ang iyong San Miguel Beer ngayong bagong taon. Drink responsibly. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 7:08 AM. Okay, we have 2 minutes to go bago ho mag 1:55 na po ng hapon at wala na tayong oras, no. Inimbita na sana na ho namin ang CDO PMP dahil nga doon sa tatay na minaltrato po ang kanya pong sariling anak at hinostage po, nilagay daw ho sa sako. Eh, pero wala na tayong oras. Anyway, sorry po. Maraming salamat po sa CDO PMP. Siguro sa mga ibang araw po at ating pong hingan po ng update po dyan. With that, maraming salamat po sa ating pong mga katuwang dito po sa Radyo Pilipinas mula kay Ivy Grace Rivera, aming pong executive producer. At si Sir Rolly Bumatayo. Happy New Year, Sir Rolly. At kay Miss Roxanne Uamil, maraming salamat po. Mula po yan sa social media group po natin. Okay, until tomorrow, magkita-kita po tayo Tuesday na bukas. Magsama-sama tayo same time, alauna po ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas. Bye for now. Ingat! We know you're always on the go. And on the police balita is always a big no-no. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Ikaw matras sa sakit na marahas, kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay
handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban nyo ang mundo. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa at mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Kerer, Santos, Tulfo, Sanipuersa, para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan.